Hi guys, so sisimulan ko maglinis itong aming old 50 gallons. Yan, gamit itong sponge. Alam niyo ba kung bakit guys? Kasi darating na tomorrow yung aking pangarap na isda. Ayan. So dahil hindi tayo ready, dito muna natin ilagay. Biglaan po ito. So para gumanda-ganda naman itong lumang 50 gallon na to, ibalik natin yung dating nakalagay na block dito. Yan. So, gumamit ako ng electrical tape. Pansamantala yan. Pero sana magtagal muna. Ayan. So, diba? Kamukha din naman nung dati niyang nakalagay dito. Ayan. So, ating simulan ng lagyan to ng water. Para malagyan na rin natin ng anti-chlorine. Para bukas, ready na sa mga fish. Guys, dumating na yung ating mga oranda. Nandito sila. Ayan. So, ito ay 2 months old. Ayan, 2 months old. Na-acclimate lang natin. So, ito ay 13 pieces. 13 pieces. Thai oranda. Pure po yan. Pure oranda. From Thailand talaga, legit talaga. Binila natin. Sa Thailand ya talaga binili. And legit yun, kasi hindi naman talaga siya pet shop. Sarili niyang breed. Kita ko talaga yung mga breeding ano niya dun. Tinilinis ko kagabing 50 gallons. Dito muna sila, bang wala pa akong 75 gallons. Ang aking pangarap. Wala pa rin filtration kasi nga yung filter nito ginamit namin din sa pan. So, bibili pa rin kami pansamantala yung foam. Yung foam muna. Kasi so, madalian kasi namin binili kasi na-reserve ko na to. Kasi kung hindi ko agad kukunin, bibilis niya maubos. Dami niyang friend na gusto bumili. Hindi pa ako ready sa mga ano ko, gamit. Kailangan ko na silang bilhin. Hindi yan, mga pansamantala muna. Yung set up natin. Kikita niyo siya. Anong lahi pa? Anong ano yung... Ay! Wow! Wow, grabe! Sakto! Walang kuryente! Ayan. Magkaroon ulit. Kinabahan kami, grabe. Pinabahan ako. Bagong dating tapos mawala ng kuryente. Ba't nagkaganon? Oh my God. Imagine 13 pieces oranda na wala ng kuryente. Ano? Ito sayang. Sa 300 isa to. 2 months ko. So happy my new babies. Aside from glowfish, meron tayong oranda. So yung kanya, oo, tagilid yung ano mo kasi ito may tubig. Yan. Ito yung ginawa ko kagabing ano, electrical tape lang. Kasi luma na itong 50 gallons ato. Yan, nilagyan, wala na yung ganito niya. Nilagyan ko na ng electrical tape. Ito sa baba. And then, nakalagay lang siya dito sa garahe. Yan, kaya magulo yung background niya. Wala pa talagang pwestong maganda. Kasi lalagyan na lang namin to ng mga bagong biling isda, gano'n. It's quarantine. Daddy Rabbit, papakainin na. Ayan. Kinabahan ako, kala ko mawala ng kuryente. So, yun sila. May black. So, bago pa lang ako mag-aalaga ng oranda, hindi ko pa alam yung mga mag-aaralan pa natin kung anong klase. So, yun lang guys. Sana mabuhay natin silang lahat. Walang malaglag, walang mamatay. Kasi medyo kamahalan tayo dyan. So, yun lang guys. Nabili na natin yung ating dream fish oranda. Ito nga pala yung aming pan. 400 gallons ba ito? Almost? 400 gallons.
man-made. Hindi pa siya tapos kasi wala pa naman. Ano pa? Drinks? Oo. Hindi pa nakain to. May vlog din kami nito kung paano ito ginawa. Hindi ko pa lang na-upload. Parang ano pa yung isa, transparent. Look nyo, guys. Diba? One. Last one. Ito yata yung malalaki. Malaki ba yun? Lagyan natin yung asin din. Oh, guys. Ayan sila. Ayan na sila. Ang kikit pa, no? Parang kala mo ordinaryong goldfish lang pag maliit. Pero pag laki niyan, guys, ang ganda. Grabe. Papakita ko dito yung parents nila. Yan. Thank you sa binilan ko. Goldfish. Basta pagkain sa kanya ay mga sinking pellets. Basta adult size na nila. Nakakatuwa. Nakakatuwa po, no? Gusto ko yan kasi